Siguro alam niyo na kung nasan ako ngayon. Nag-e-echo pa yung boses ko, no? Pausa, parang akala mo galing na concert. Kamusta kayong lahat, guys? So, upload ulit tayo. Nalang, chika-chikaan lang tayo kasi ito lang yung pahinga ko. So, ako, guys, ito yung gusto kong magpahinga. Dito talaga ako sa loob ng CR. Wala kasi, kapag nasa room ako, kapag nasa kwarto ako, pag nakikita nila na nandun ako sa kwarto, kahit na may ginagawa ako, o nagpa-plancha, tinatawag nila ako, guys. Eh, syempre, hindi ako makakapagpahinga. Gusto ko rin mo po. Kasi, syempre, pagkagising ko, mula umaga hanggang hapon, tuloy-tuloy na yan. Lalo kapag nandito mga amo, kapag weekend. So, ngayon, dahil lumabas sila, nagkaroon ako ng chance na makaupo. Pero, syempre, nandito ako sa CR kasi supposed to be mag-start na akong maglinis. Kaso naisip ko, mag-vlog kaya muna ako. Chika-chika muna habang naghihintay makalipas ang oras, ganun. Para yung free time ko, guys, ginagawa ko para hindi ako mainip. Binibisi ko yung aking utak. Hindi ako, nai-stress ako. Kaya ang ginagawa ko, ito, nagpapahinga. Tapos, pag naisip kong mag-vlog or maggawa ng video, parang sitting down lang, tapos chika-chika lang. Yun lang ang aking magagawa talaga sa ngayon kasi wala akong ibang pwedeng lugar na mapuntahan. Sa kwarto ko naman, halos isang step lang, mabubunggo ko na yung pader sa sobrang sikip. Kasi ang liit na nga, diba? Tapos ang laki pa ng mga cabinet na nilagay doon. Kaya dito na lang ako sa CR. Malawak pa siya, tapos nakakaupo pa ako dito sa inodoro. Alam ko may mga nakaka-relate sa akin dyan, yung mga OFW dyan. Yung tipong gustong-gustong mo pahinga, tapos panaytawag sa'yo yung amo mo. Dito talaga ako umuupo, guys. Wala kayo. Tatawagan sila ako. Pag alam nilang nasa CR ako, hindi na nila ako yan dinidisturbo. Kaya dito talaga ang tambayan ko sa CR. Pag nagbabasa ng mga message, pag may nag-chat-chat, ganun. CR talaga, guys. Ako si ano eh. Ako ang babae si CR. Si babaeng CR. Yun lang, kasi hindi naman ako nakakapag-vlog talaga na yung on the spot lang na naiisip kong i-chika. Kasi stressed din ako ngayon sa ano, sa mundo ng YT. Yung mga issue ngayon na alam niyo na sa mga yung mga channel na game over na, yung mga na nakakancel yung kanilang mga AdSense dahil sa mga nangyayaring hindi maganda dito sa mundo ng YT. Hopefully hindi tayo hindi tayo mapagtipa ni Lolo. Kasi ang hirap kayang anuhin yung WH. Ang hirap na kunin yung subscribers. Although ako, alam ko talaga na mayroong mga paraan para paano mas mapabilis yung pagkuha ng WH at saka subscribers. Pero much better kasi talaga na paghirapan, guys. Iba pa rin talaga yung pinaghirapan, no? Kahit sino naman, kapag kayong alam mo na yun yung pinaghirapan mo, talagang iingatan mo yung channel mo. Especially ngayon, naghihigpit ng YouTube. So, stress ako dahil sa mga nababasa ko. Kaya alam nyo, guys, ang ginawa ko, nag-live ako sa lahat ng community. May tinira akong ilan, dalawa yata. May tinira ako, pero hindi ko alam kung hanggang kailan din ako mag-i-stay. Kasi parang isa sa mga dahilan na i-stress ako, kakabasa ng mga negative na chat, mga negative na mga communication, yung pag-uusap, yung conversation doon sa loob ng GC, nakaka-stress siya, guys. Tapos may trabaho dito, stress din yung trabaho dito sa bahay, mga amo, ganyan. Diba, halo-halo na yung stress. So, hindi siya ganun ka-healthy talaga. Kaya kailangan sa bilang tulad nito na nagtatrabaho kami sa bahay, tapos strict yung mga amo namin, hindi kami pwedeng makita na mag-dot-dot ng cellphone sa oras ng trabaho.
talagang medyo stress kasi kung yung time na iuupo namin, yun lang din yung time na nakakapagdot-dot. Okay, so wala talagang chance na makapag-isip ng maayos, makapaggawa ng matinong content, o hindi ba ito matinong yung ganito? Yung tipong content talaga na may specific ka na gustong iparating sa mga viewers mo, wala ako nun. So, I know naman talaga na yung aking video is hindi talaga yung tipong tulad ng iba na kapag tutorial lang talaga. So, mix na siya. Usually, kadalasan, dal lang ginagawa ko, guys. And lalo na ngayon, stress din talaga ako, guys, as in. Kasi nag-iimpake ako ng pagkarami-raming bagahe. Actually, magulo ang kwarto pero talagang nagnakaw ako ng time para makapag-update. Kasi by 15 days from now, nasa Jordan na kami. So wala akong net doon, guys. Wala akong upload for maybe 1 month or 2 months. So sinisikap ko makapag-upload ngayon as much as I can, every day. Ganun. And hopefully, may mag-view. Ganun. Sa pasang-awa ba? Kasi nga, pag nasa Jordan na kami, wala namang net doon kasi bawal naman kami pakunikin sa net doon. Wala tayong magagawa. And ayaw ko namang gumastos para lang sa ganito. Sa ngayon, ayaw ko talaga kasi nagtitipid ako dahil gawa nga ng nagpapagawa tayo ng bahay kubo sa Pinas and hindi madali kasi kailangan ng matinding pagbabudget. So ganun talaga, tiyaga-tiyaga na lang. Kaya ito na lang ginagawa kong parang libangan. Nakausap ko sarili ko sa harap ng camera. Okay lang, eh. Wala naman tayo magawa kung pipilitin natin, mabaliw tayo pag wala tayong ibang maisip, tapos pipilitin talaga natin na ano yung sarili natin, i-push talaga natin kung ano yung gusto mong mag-vlog, tapos wala akong maisip na content, ganun. Mahirap pag i-push mo yung sarili mo kapag kayong ano, nakakabaliw talaga. Kaya ako, hindi na ako masyado nang iisip nun yung i-content ko. Sa akin na lang, ano na lang yung on the spot na maisip ko. Kasi ang daming pumapasok sa isip ko, wala akong nauumpisahan, wala akong natatapos. Yung iba puro umpisa, hindi natatapos, lalo pag nag-i-edit. Kaya nakaka-stress. So ang ginawa ko, guys, para mabawas-bawasan yung stress ko, nag-live ako sa maraming GC talaga, maraming GC nag-a-arch yung paper, pero nag-live ako kasi hindi kaya na ng aking utak pagbasa ng mag-backread ng hundreds of inbox, hindi na kaya talaga. Grabe. Nakaka-stress kasi po. Sa ngayon kasi puro negative yung mga nakikita ko. So, hindi siya healthy sa pag-iisip. Lalo na kapag stress na tayo dito sa work. So, much better na mag-live. Kasi, although nakakatulong naman talaga yung GCS. As in, nakakatulong talaga. Kasi ako, tingnan nyo naman yung views ko, guys. Kung hindi pa ako sumasali sa, alam nyo, parang community support sa pag-premiere, hindi ako magkaka-views ng 5. Ganun, hindi ako magkaka-views talaga, as in. Tapos hindi pa ako naglalagay ng thumbnail kasi wala talaga akong time. Tapos pag naglagay pa ako ng yung editor apps, full storage naman ako. Agad, oh, sorry. Sakit ah, kalikot pa more. Tapos, yun nga. Hintayin na lang ako, guys, na dumating yung araw na pumunta kami yung Jordan. Siguro, rest ko dun yung utak ko, i-rest ko dun. Kaya sa pagod, sobra. Tapos yung vaccine ko pa, iniisip ko, hindi pa nakompleto. Tapos pupunta kami ng Jordan. Doon na daw ako magbabaksine. Nakakapagod, guys. Ang daming pumapasok sa isip ko. Kaya ang ginagawa ko, sinisikap kong hindi pwedeng tumahimik lang ako sa isang tabi kapag nakaupo ako kasi feeling ko matotorete talaga yung utak ko. Gumagawa ko ng paraan na Buti nga nakilala ko itong pag-YouTube, guys. Kasi kahit papano, dati kinakausap ko lang yung sarili ko sa salamin. Ngayon at least sa camera na. At saka kahit papano, may mga magko-comment na, may mga makaka-relate na.
Kasi kumbaga, alam ko naman marami makaka-relate sa ganitong sitwasyon. Although marami mga OFW ngayon guys na swerte sila kasi malaya silang nagagawa yung mga gusto nila kahit nasa bahay lang sila nagtatrabaho. Pero hindi lahat. Like me, although mababay talaga yung mga amo ko, pero nag-iingat ako. Kasi ever since talaga, stricto sila pagdating sa cellphone. Pero napaka-generous ng aking mga amo pagdating sa ibang bagay. Kaya ako, syempre ako, kailangan ko rin mag-adjust. So, yun lang. Para mabawasan ng stress, ginagawa ko ito. Upload-upload na lang kung anong ma-upload. Wala nang edit-edit. Wala na kung anong nandyan. Yan na lang i-upload talaga. Kung anong itsura ko dito, yun lang talaga. Wala na. Kapagod na mag-edit-edit, guys. So, yun lang. Na paalam na ako. Mag-i-start na ako sa work. Gayan lang. Wala akong energy talaga sa utali ngayon, guys. Pinipilit ko lang talaga na mawala sa isip ko yung mga bagay-bagay na nakakapagpa-stress sa akin. So, yun lang, guys. Paalam. Salamat sa panonood.